Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back na naman po mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, na paiiyakin po kayo sa latest updates natin. Itong update natin mga ka-Aldab ay mga kaganapan na wala po tayong kaalam-alam, na hindi po natin alam na may mga ganito pong kwento sa likod ng masasayang napapanood natin sa kanila, masayang galaw, kumbaga galawan na talagang pinasasaya po tayo. Pero dito mga ka-Aldab, ang mga komedyante po o mga kasama nila Mengay at Tisoy sa Eat Bulaga, eh may kwento po pala talagang iiyaka, yung tipong kukurutin po talaga ang puso mo. Talaga naman pong, well, real talk mga ka-Aldab, naiyak po talaga ako. Habang pinanonood ko po, eh talaga hindi may iwasan tumulo yung luha ko mga ka-Aldab. Well, unahin po natin ang kwento ni Mama Ten. Talagang naiyak po ako mga ka-Aldab. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi inisip niya pa yung kapakanan ng iba. Inisip niya pa na nang dahil sa kanya ay napakap yung shooting. Inisip niya pa na maraming magagalit sa kanya dahil nga po sa nangyari. Pero hindi niya inisip mga ka-Aldab na ang sakit na nakuha niya ay talagang babago ng pagkatao niya, di po ba? Pero pinaka nakakalungkot dito mga ka-Aldab yung huling sinabi ni Alden Richards, talagang kukurutin ang puso mo, di po ba? After 12 years na magkasama, well, totoo naman po, aanhin mo naman po yung trabaho, di po ba? Kesa naman sa taong o sa buhay na talagang minamahal mo. At nakakatuwa po mga ka-Aldab nung sinabi ni Mama Ten na tumawag pa po sa kanya si Alden Richards. Ito po, o ganito po magmahal ang isang tao. Ganito po magmahal ang isang Aldab. Medyo nakakaiyak po talaga ang kwento ni Mama Ten, di po ba? Ramdam mo na talagang yung iyak niya eh talagang kukurot sa yung mga puso, di po ba? Pero mga ka-Aldab, kahit ganun pa man, eh nagagawa pa rin po ni Alden Richards na makontrol yung tipong iiyak siya at pinaka sa bandang huli, eh talagang magagawa niya ng paraan para mapasaya ka. Dito mga ka-Aldab, ramdam mo, hindi lang talaga tinutuloy ni Mama Ten dahil alam niyang iiyak at iiyak si Alden Richards. Hindi po ba? Itong kwento na talagang mapapaisip ka na kahit sobrang ingat ng isang tao, kahit na wala siyang nararamdaman, kapag ka nagkaroon ka, eh talagang mag-iisip ka, matatakot. Kumbaga, di po ba mga ka-Aldab? Yun po yung nakakalungkot. At dito mga ka-Aldab, sa second, talaga naman pong babaha ng luha po mga ka-Aldab. Dito mga ka-Aldab, grabe iyak. Kumbaga, masakit na narinig natin yan kay Ma'am Alan. Talagang, well, real talk mga ka-Aldab, napaiyak po talaga ako rito sa kwento niya na talagang sobrang sakit dahil nga po sa dami ng mga kaganapan po na nangyari sa kanya ngayon 2020. Talagang sinubok siya ng Panginoon, di po ba? Na kung saan hanggang kailan ka magiging matatag, di po ba? Na sinabi naman po ni Ma'am Alan na sobrang niyang ingat, sobrang, well, lahat na nga po raw ng pag-iingat ay ginawa niya. Pero ang pinaka malungkot dito mga ka-Aldab, yung naging severe siya, na kung kailangan pa po siyang ipasok
na hindi po nangyari kila Mama Ten at kay Wally. Dito mga ka-Aldab, ramdam mo na pati sila bossing napaiyak, di po ba? Kumbaga, makikita mo yung mga reaksyon ng mga tao, talagang natahimik sila. Kasi mga ka-Aldab, talaga naman pong malalim yung pinanghuhugutan o yung sinabi ni Ma'am Alan na nakasulat po sa libro. Well, hindi po tayo anong pagdating dyan mga ka-Aldab, alam nyo naman po, talagang diyan ka lang kakapit. Maraming tao siguro ngayon ang napag-isip doon po sa kwento ni Ma'am Alan. Talagang nakakaiyak. Kumbaga manhid ka na lang kung hindi ka tatamaan. Kumbaga yung luha mo, yung hinagpis mo, na talagang hindi mo inaasahan na mangyayari. Yung tipong akala mo, eh katapusan mo na. Pero may pagkakataon pa na lumalaban. At ang pinakamaganda rito mga ka-Aldab, walang iiwan. O talagang maraming taong susuporta sa'yo. Di po ba? Dito mga ka-Aldab, ang pinakamaganda na masasabi ninyo na talaga naman pong nakakaiyak, nakakalungkot, na hindi po natin alam na may mga ganito palang naganap o nangyari sa mga EB Dabber Gods. At lang lalong-lalo na po kay Mama Te. Di po ba? Sobrang lungkot, iyak. Well, talagang real talk mga ka-Aldab. Talagang habang pinanonood ko si Ma'am Alan, eh talagang tumutulo po yung luha ko. Real talk mga ka-Aldab, hindi ko po mapigilan na hindi umiyak. Hindi ko po mapigilan na kumbaga mapigilan yung pag-iyak mo ng talagang damang-dama mo. Di ba? Parang yung nararamdaman niya, parang yung sinasabi niya, eh kinukurot yung puso mo. Di po ba? Parang malalaglag talaga. Well, nakakalungkot po talaga. Mahirap po kasi magsalita. Kanya-kanya po kasi tayong reaksyon pagdating sa mga bagay na yan. Kung ano nga po ba yung naramdaman ninyo. Kung ano nga po ba yung kumbaga na nakita nyo kung bakit naiyak kayo. Di po ba? Well, dito naman po tayo sa talagang huling o yung pinakahuling nagka-COVID. O, nakakatawa po ito mga ka-Aldab. Pampatanggal ng stress. Well, dito napunta tayo sa comedy mga ka-Aldab. Yung tipong nahuli yung mag-asawang nagsiselfie. Di po ba? Kumbaga na namamaalam na nga po raw sa well mga ka-Aldab, medyo malungkot pa rin po itong naganap kay Wally. Pero sabi ko nga po sa inyo mga ka-Aldab, kung naiyak po kayo, eh talagang tatagos po sa puso ninyo yung kirot na sinabi po ni Wally na hindi niya talaga sinabi. Kumbaga iinan lang po talaga ang nakakaalam na nag-positive sila sa COVID. Di po ba? Na sobrang iiyak ka. Ngayon mga ka-Aldab, ngayong nalaman natin to na talaga naman pong marami rin ang wala po talagang kaalam-alam na may naganap na ganito. Kasi akala natin na hindi talaga sila naglalabas ng bahay. Di po ba? Kaya marami pong natuwa. O sabihin na natin maraming nag-isip na hindi po lahat ay tinatablan. Kumbaga, di po ba? May pagkakataon mga ka-Aldab na talagang bawat isa ay may kwento, lalo na po pagdating sa ating EB Dabber Gods, na kahit sino talaga mga ka-Aldab ay pwede pong tamaan. Kahit sobrang ingat mo na, kahit sabihin mo na talagang alcohol, darating at darating na makakaramdam ka ng ganito. Di po ba? Kahit ang sobrang ingat mo, basta talaga tatamaan ka, ay talagang wala kang magagawa. Pero dahil nga po marami kang kaibigan, marami nagmamahal sa'yo, marami magpipray sa'yo, gagaling at gagaling ka. Ganyan po ipinakita at pinaramdam ng buong EB Dabber Gods na iisa po talaga sila. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang napakalungkot na update ni Mr. Destiny. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at True-Blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin
ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.